Kumusta mga Lodi? Onyx TV nga pala. Para sa games, esports at sports updates. This time mga Lodi, ang gusto kong i-share sa inyo ang aking top 5 MMORPG. Pero bago yan mga Lodi, pahit muna ng subscribe button at tulungan nyo akong maabot ang aking 100 subscribers. So simulan na natin mga Lodi. Number 5 sa aking listahan mga Lodi ay ang Black Desert Online. Isang MMORPG na di-develop ng Korean game developer na Pearl Abyss at originally published by Microsoft. Nalaro ito sa desktop, Xbox, PS4 at pwede din sa mobile. Maganda yung mga graphics dito mga Lodi at ang gameplay naman ay swabe. Mapa PBE or PVP mode. Pero di ako nagtagal sa larong ito mga Lodi kasi nga medyo mabigat at yung PC natin ay naka-budget bilang. Number 4 naman mga Lodi ay ang Blade and Soul. Dinevelop ito ng isang Korean developer na NCSoft. Na-release ito noong 2016. Adaptation ito sa anime na Blade and Soul na na-ere noong 2014 sa TBS. Astig din ang MMORPG na ito mga Lodi. Combination ito ng martial art inspired combat at naka-open world. Mapa PBE or PVP dito mga Lodi ay malupit at ang graphics naman ay talagang napakaganda. Yun nga lang mga Lodi, ay hanggang close beta lang ako nakalaro nito. Number 3 naman sa listahan mga Lodi, ay itong Continent of the Night Seal or C9. Dinevelop ito ng Webzen, isang Korean developing company na siya din ang may gawa ng MMORPG na MU. Itong C9 mga Lodi ay hindi siya open world type. Parang yung tipong papasok ka sa portal para mag-PBE or magpapalevel. At papasok ka din sa portal kung ikaw ay mag-PPVP. Sa dungeons naman ito, mga Lodi, ay may 4 players na maximum lang ang pwedeng pumasok. Sa PVP naman ay 8 players max per teams. Ang maganda lang sa larong ito, mga Lodi, ay wala itong level gap na tinatawag. Kahit na maliit yung level mo, ay pwede ka pa rin manalo sa mga high levels basta magaling ka sa combo. Pwede mo ding i-dodge ang mga atake ng kalaban at pwede mo rin itong i-counter o i-block. Ang graphics naman ito mga Lodi ay swabe at ang gameplay ay talagang napakaganda. Number 2 mga Lodi ay ang Shaya Online. Dinevelop ito ng Nexon at ang Area Games. At ang publisher nito ay ang Sonov. Ito yung pumalit sa paborito nating Tantra Online dati. Halos magkapareho ng gameplay. Ang unique lang sa Shaya mga Lodi ay meron silang raid party system na kaya mag-party ng hanggang 30 players sa isang raid. Naging isang malakas na MMORPG itong Shaya mga Lodi at ang pinakasikat na guild dati ay itong Crayola ng Union of Fury. Bale may dalawang faction itong Shaya, ang AOL o Alliance of Light at ang UOF o Union of Fury. May kamahalan ang paglalaro rito mga Lodi. Same sa nilalaro natin noon na Tantra. Kasi nga, need mo din mag-top up ng mga usables gaya ng Resurrection Ruins, Recreation Ruins, Lapisha, mga Element Lapis. Halos lahat naman ng mga MMORPG mga Lodi ay kailangan mag-top up. At ang aking number 1 mga Lodi ay ang paborito nating Tantra Online. Develop ito ng Joy Impact at ng Amp Philippines, isang old school na MMORPG na hanggang ngayon ay buhay na buhay. Salamat sa mga private server owners at mga devs. Isang napakalupit na gameplay, mapa PVP o PVE sa Chroma. Isang larong nagmulat sa atin sa cyberworld. Maraming nagkakilala at naging magkaibigan sa Tantra. Meron rin naming naging magkaaway. Yung mga duel sa Excel West at mga trash token sa Mandara. Yung tropa mong panahihingi ng groups at ang mga mahabang pila sa tuwing may event ang GM. Sa akin mga Lodi, Tantra pa rin ang pinaka the best. Walang katulad at talagang solid. Yung maririnig mo yung mga pangalan ng IGN sa High Chroma tulad nila Farmbread, Daichu, Satanas, Ichigo at Candiva.
At dito naman sa bakbakan sa VD ay ang mga IGN na sina Demilich, Lakaspats, Iler at Spermatozoa at marami pang iba. Talagang hindi mo makakalimutan ang larong minsan naging bahagi ng iyong kabataan. So ayan mga lods, yan ang aking top 5. Kayo mga lods, lapag nyo naman yung top 5 nyo para naman mapag-usapan natin. Salamat mga lodi at hanggang sa muli.